welcome to our first ever video blog. Welcome to our YouTube channel. I'm Dan. And Jean Hernandez. A husband and wife tandem. Okay, we're back. Listen, partner. Yes, we're back. 5 facts about us. Yes, 5 facts. Number one, introduce ourselves. Please introduce yourself, partner. Yes, I'm Jean Hernandez from Quezon City, Philippines. Work at Two Stands Commercial Center in Cubao, and now presently working in one of the healthcare provider in the Philippines. I'm a Scorpion girl, sometimes naughty, but at times good and funny. Okay, it's your turn. Okay, partner, of course, I'm Dante Hernandez. Just like my partner here, my wife, I'm also working in healthcare provider in the Philippines, a very promising healthcare provider, okay? Ano pa ba? We're presently residing in Quezon City, blessed with 3 children. Partner, ano pa? Okay, number 2, why we are doing this? Okay. Me first. Okay. I had a TikTok account. Siguro familiar na kayo sa TikTok. So doon sa TikTok, I sing, I dance, I acted drama, comedy, hosting, lahat ginawa ko doon. So, nag-enjoy na ako doon pa lang. Nag-enjoy na ako, partner. Doon na pa lang. So, sabi ko, okay to ah. And then, my friend texted me and messaged me na, why don't you try it out? Na mag-vlog. Okay, sabi ko. So, I answered her, why not? So, eto na ako ngayon, partner. So, doon pa lang, sa TikTok, nag-enjoy ako, na-excite na ako. So, mas na-excite ako ngayon. Yeah. Yeah. And also, I'm so excited then to join the YouTube community. Okay. Yun ang pinaka, di ba? So, ako naman, lagi kasi ako nanonood sa YouTube, no? Pinanonood ko yung mga vlogger about yung mga lugar, about yung mga opinion nila about our present situation in the Philippines politics. Nanonood din ako ng mga masarap na lutuin ng mga vlogger, no? So, sabi ko ganun, kaya ko rin naman magluto. Marami pa nga akong alam na luto na with a twist. Kasi yung mga recipe, nakikita ko halos pare-pareho. Pero yung sa akin, kaya kong ganun, with a twist. So, gusto kong i-share yun sa inyo. Yes. So, para at least kakaiba ito. At siyempre, gusto ko rin ma-share sa inyo yung aking opinion sa politics, sa sports, sa maituro din ako about dun sa health, no, kung paano natin alagaan yung sarili natin, paano hindi mapalala yung, kasi diabetico ako eh, so gusto ko ma-share sa inyo kung paano huwag lumala yung sakit natin at huwag baliwalain yun. Basta marami kayong mapupulot na aral sa aming mag-asawa na tiyak kung magugustuhan nyo itong mga vlog namin. Yes, i-add mo rin yan mamaya later. Okay, number 3. What can you expect to our YouTube channel? So, ako o ikaw muna? Hindi, kasi kanina, di ba, sinagot mo na siya. But, okay. But anyway, I'll be sharing and talking about things I am interested in. Like travel, mahilig kang mag-travel, lifestyle, tutorial, what else? Business and healthcare. Okay. Yun talaga, i-share namin yun. So about your partner. Katulad nga na nasabi ko kanina, mag-expect na po kayo ng mga lutuin namin kakaiba. Mag-expect na po kayo ng mga lugar na napuntahan namin, na makikita nyo. Mag-expect na rin po kayo ng mga
kakainin namin, mga restaurant na pupuntahan namin, na tiyak, matatakam po kayo sa mga kakainin namin. Hindi, tsaka yung mga ingredients mo, talagang healthy lahat. Yes, like, yes. May malunggay, may number mattress. One yung malunggay. Yes. Yan ang number one na hindi nawawala sa aking ingredients sa mga lutuin. So basta malalaman nyo yun, ladies and gentlemen. So marami sila. Partner. So marami okay. Sila ma-expect sa atin, yes. Sa ating YouTube channel. Okay. So, watch out for that. Yes. Abangan po natin. What is your biggest fear? Okay. So you first. My biggest fear is unang-una yung spider. Alam niyo po ba na nung malita ko, pag pumunta ako sa comfort room at may nakita akong spider, asahan niyo hindi na ako tutuloy doon sa comfort room. O kaya may nakita ako sa kwarto namin na may spider, tatawagin ko na kagad yung mother ko o yung father ko. Sasabihin ko, papa may spider, daddy may, mami may spider. Papapatay ko o pabubugaw ko sa kanila spider. Ewan ko, hindi naman ako nakagat ng spider, pero pag nakakita ako ng spider, kasi yung galamay niya ba, parang may balabalaibo, na natatakot ako kagad, na baka kagatin ako. Yun yung ano ko, may phobia talaga ako sa spider. Pangalawa, yung cockroach po na lumilipad. Pag nakakita na ako ng cockroach na lumilipad, asahan mo kung nasa ground floor ako o nasa salas ako, asahan mo papanik na kagad ako sa taas. Hindi ko nahihintay na lumipad pa uli yung cockroach. At tumay rescue, ito yung wife ko, siya yung tagapatay ng cockroach na lumilipad. At siguro doon naman ng mga anak ko yung ano sa akin, natatakutin. Yung fear sa cockroach. Kasi yung mga anak ko, pag nakakita ng cockroach, paakyatan na sa taas yan, panigan na sa hagdanan yan. Talagang, kasi naman nakakakilabot talaga pag dumapo sa yung ipis. Grabe, yes. Talaga, nakakakilabot talaga. So, pero siya, hindi siya natatakot sa cockroach. Pero meron siyang kinatatakutan na isang bagay. Ano yung partner? Ito siguro, hindi, tutuktuan ko muna yung kinakatakutan nyo na spider cockroach. And then yung cockroach. Talagang kahit nag-dinner na kami, naka-prepare na lahat, at may nakitang cockroach yung minilipat, takbo lahat yung iiwanan talaga lahat yung pagkain. So, ganun sila ka-sindak. Sindak na sindak sila pag nakita. So, anong gagawin ko? Siyempre, ako naman na yan, kapatayin ko. So, tsaka lang sila bababa. So, yun talaga, grabe. Grabe talaga. Lahat sila, family. So, ako naman, siguro, ang ayaw ko talaga na makita, mapanood, maisip ko man lang, ayaw ko talaga. Yung snakes talaga. Talagang hindi ko kaya. Talagang, wala. Baka ako mag-collapse na pag inilapit mo siya sa akin o pinanood ko man lang o kahit ano, basta about snakes, talagang ayaw na ayaw ko. Kaya pag may movie kami pinanood related to that animal, yung snake, asahan mo hindi na niya panonoodin yun na hihatake na niya ako na ano, ayoko niya. Kahit yung mga documentary, yung makapanood lang siya sa National Geography channel, nako, ayun na, wala nang asahan mo mawawala na yan. Yes, talaga, sobra. So, yun ang ano niya, yun ang fear niya. Kailan kaya ma-overcome yun? So, okay. Ano pa? Susunod okay, partner. Number 5. Number 5 o number 4? Hindi, what your biggest fear yun, number 4. Okay. Eh. Number 5, what is your memorable and horrible experience? Ako yung horrible experience. Ano ba? Memorable muna o horrible? Memorable. Yung memorable experience ko, nung ako ay nag-start pa lang. By the way, partner, ito yung kukwento ko po yung nag-start pa lang po ako na maging manager sa isang pre-need company na yun. No? Binibenta po namin kasi si educational plan, pension, and memorial. Hindi ko po makalimutan itong experience ko na ito kasi one time, papunta po ako sa isang building at may na-approach akong babae no, sa elevator. Sabi ko, are you also into sales? Sabi niya, yes. Tapos,
yung ano natin, instinct natin na magbenta, no? So binentahan ko siya, inano ko siya, minotivate ko siya o in-encourage ko siya na ikuwain niya yung anak niya na educational plan, which she agreed naman, no? So sa madaling salita, na-convince ko siya at kumuha siya ng plan. At ang kagandahan nito, may ni-refer siya sa akin, isang officer ng isang malaking kumpanya dito sa Ortigas. So, pumunta ako doon sa tao na yon at sinabi ng tao na yun sa akin, you were referred by ganito, sabi ng ganon. Yes, sir, sabi kong ganon. But to tell you, Mr. Hernandez, bluntly, I don't believe in your plan. Sa insurance, di rin ako naniniwala. But, just the same, for your effort na nagpunta ka na rito, okay, present your product, present your plan, and I will listen to you. So, pinreset ko po yung product. Sabi niyang ganun, okay, sabi niyang ganun, pag-usapan namin ng mag-asawa, 7 plan po yun yung binenta namin para sa mga anak nila. So, sabi niya, come next week and you will know kung ano yung napag-desisyon na namin mag-asawa. So, nung umuwi po ako sa bahay noon, I talked to my wife, binalita ako na may big account na pwede kong ma-close. So, nung time na yun, medyo financially hindi maganda yung ano namin, kailangan namin ng income. So, what we did is, nag-pray kaming family. Malilit pa yung mga anak namin noon. Nag-pray kami, nilip up namin yun. At na-remember ko, birthday ng magbe-birthday din yung mother ko. Kailangan ko talagang ma-close yung deal para meron akong present sa mother ko. So, sa madaling salita, nag-pray kaming family, mga anak ko. Tapos, pinag-pray namin. Almost a week yun, pinag-pray namin. Tapos, nung pumunta na ako doon sa kliyente na yon, sa tao na yon, sabi niya sa akin, Mr. Hernandez, sit down, nakapag-design na kami mag-asawa, so I'll issue you a check. So in-issuean niya ako ng check, but the check na nakalagay doon, 896 pesos. Eh, malaki yung amount, malaki yung contract. Nagtaka ako, bakit 896,000 yung binigay niya? Sabi ko, hindi yata kami nagkakaintindihan itong taong to. Ah. Tapos, nung makita niyang medyo nag-iisip ako, don't worry, Mr. Hernandez, inaano mo ba't 896 pesos yung ano? Di ba yun yung butal nung ano, nung pera? Sabi niya gano'n, yung babayaran ko. Oh, yes sir, 896. Kasi, I'll give you cold cash. Hindi ko na babanggitin kung magkano, pero malaki yung cash na yon, no? At hindi ko akalain na pagtitiwalaan niya ako ng ganong kalaking halaga. So, Wow! Nanindig yung balahibo kasi nung binigay niya yung pera, nanindig talaga yung balahibo ko kasi yung power ng prayer, no? Kahit hindi mo pala kakilala yung tao, dahil sa power ng prayer, pinagkatiwalaan ka ng isang malaking halaga na hindi mo kilala, ngayon mo lang nakita yung tao. So, hindi ko makakalimutan yon sa tanang buhay ko, sa lahat ng saves ko, yun ang hindi ko makakalimutan. At talagang habang palabas na ako ng building, papuri ako ng papuri sa Panginoong Diyos, nagpapasalamat talaga ako. Hanggang ngayon nga, pag naalala ko, kinikilabutan ako. Ang sarap talaga ng feeling. Yes, so, thank you, Lord. Kasi hindi mo siya kalala, di ba? Yes. So, Horrible. Horrible experience. Yung horrible experience ko naman is yung na-scam kami, no? Last year? 2018 yung tanda-tanda ko. 2018-19. Oo, 2018, September yon, no? Mag-asawa na to, kasi businessman sila, no? Sa kakatiwa-tiwala naman, in fact, nakita ko sa profile nila, lay minister yung lalaki, tapos yung babae naman is servant ng simbahan. So, napaniwala nila kami, nakumbinsi nila kami. So, nahikayat nila kami. Nung September 17,
nahikayat nila kaming magbigay sa kanila ng medyo malaking halaga. At yung halaga na yon, pinaghirapan namin mag-asawa yun sa mahabang panahon. Remember, 20 years ako sa health sales. Insurance, no? Ang wife ko is 15 years. Agency manager siya, cluster manager ako. So, lahat talaga ng ipon namin napunta doon. So, napakasakit sa kalooban na scam kami. Kasi dukot pawis yung pinuhana namin doon. Ngayon, kinausap namin yung mag-asawa. Until now, no, meron kaming pinapakiusap namin na mabayaran kami, mabalik yung pera namin. So, mga legal remedy na yung ginagawa namin. So, yun yung pinaka-horrible kasi ang sakit sa kalooban. Bago ako naka-recover siguro, 6 na buwan, siguro hindi ako makapagkatulog. Tapos sabi ng misis ko, pera lang yan, papa. Importante, buhay tayo. So, ganun lang. Sa mag-asawa, tulungan lagi. Word of encouragement. So, dasal kami lagi. Sana yung mag-asawa na yon na kumuha ng aming pera, dahil servant naman sila, maramdaman nila yung nararamdaman namin. Sana matapos ito. Memorable experience, yes, partner. My memorable experience. My 15 dedicated years. I'm presently working in one of the big healthcare provider in the Philippines. For 15 years, dedicated years, was indeed a fruitful years. I was appointed as agency manager in year 2003. Then I began recruiting health counselors and cluster managers. And then, syempre, ang aking inspiration dito ay yung ako ay mag-motivate ng mga tao ko to guide them, to help them in their needs. I get involved in their mga concerns. So, yun ang naging routine araw-araw. So, work talaga para sa position ko as agency manager. So, nakitaan naman ako ng na-surprise ako, nakitaan ako, na-recognize yung effort ko, na binigyan ako ng award. So, yung award na yon hindi ko inaasahan yun, unexpected yun, dahil ako naman ay talagang trabaho lang, kung ano lang ako, mag-support sa mga tao ko, sa mga clusters ko. Syempre, thank you Lord for giving me the right and hardworking people in my agency. So, yun lang, trabaho lang, work. So, gulat ako, I was awarded as Goal Achiever of the Year. Goal Achiever, tapos Influencer of the Year. Of the year 2019, and then A2D2 Manila's Finest Top Agency Manager, and then for the first quarter up to fourth quarter Grand Slam Queen, Grand Slam Top Agency Manager. So na-recognize yung aking effort. Oh my God! At nakitaan na ako ay dedicated sa work ko, so natuwa naman ako at binigyan ako ng mga ganong awards na surprise ako. Actually, talaga. Actually, partner, sabi mo 15 years ka in, so 17 years ka na in the service. So, yun yung fruitful years mo with the company. At ang sikreto mo, partner, kung bakit na-achieve mo yung mga sinasabi mo, award, recognition, wow! Dahil nakita ko sa'yo yung pagiging hardworking mo, yung charm mo in dealing with people, especially to our health counselors and cluster managers. So, at siyempre, binigyan ka ni Lord ng mga hardworking people, mga dedicated people para doon sa agency mo. Kaya for that, partner, yan ang talagang dapat mong ipagpasalamat. Yes, oo naman. Now, partner. Oh. Di ba, para na rin dun sa talagang hard work talaga is the key. Most important. Key now, to success. Now, diba? After the memorable experience, of course, yung horrible experience. Oh, horrible naman. Yung nightmare sa'yo na hindi makakalimutan talaga. Nako,
Katulad ng nabanggit mo doon sa unang ano natin na horrible mo, ganun na rin yata ako dahil hindi ko yan makakalimutan. Imagine ang aming pinagkakatiwalaan na tao, na kaibigan namin, na nakakausap namin palagi, ay na-i-refer tayo. Lolokohin kami. Doon, i-refer kami sa taong loloko sa amin. At hindi lang yun ang ginawa sa amin, kinuha lahat ng aming savings. So, syempre, napakasakit noon, guys. Wala kang kalaban-laban na nasimot na pala, nakuha na pala yung aming savings na... Nagtiwala kasi tayo, partner, eh. Nagtiwala tayo ng sobra sa... Kita ko na masyadong ako, apektado na ako dahil kinagulat ko yon na paano nangyari to? Anong nangyari? Ba't nagkaganon? Dahil kami, hindi kami basta naniniwala eh. Pero hindi ko alam kung bakit kami napapayag, bakit kami napaniwala, anong nangyari. At napakabilis ang pangyayari. At nakita ko yung husband ko, yung partner ko, na sobrang naapektuhan talaga. Unang-una, nagkaroon kami ng depression. Tapos, hindi kami makatulog. Tapos, ang aming mga naramdaman sa katawan, nadagdagan. Ako, nagkaroon ng frozen shoulder. Tapos, yung mga laboratory ko, nagkaroon ng nagtaasan. Diabetes ko, tumaas yung blood nadagdagan sugar ko. Umabot kanyang... na 350 yung blood sugar ko. Tapos, grabe. Sa kanya, nadagdagan yung kanyang medication na kailangan niyang i-relax, kailangan niyang walang stress. Pero hindi eh. Dahil sa sobrang year 2018 and 2019, sobrang talaga siyang na-stress. Nakita ko, although hindi nga ako nagpapakita sa kanya na ako ay naapektuhan, pero hindi. More sa kanya talaga. Kasi pagising na pagising pa lang, nakikita ko na andun ulit, nare-recall niya ulit, naaalala niya ulit na hindi namin matanggap. Kasi naman, guys, pinaghirapan namin yun, savings namin yun eh, na kung kailangan namin gamitin balang araw, eh meron kaming magagamit. Pero ano nangyari? Na ibigay sa amin, nabigay namin sa taong pinagkatiwalaan namin na biglang naglaho, biglang nawala. So yung inaasahan namin na investment na sinasabi nila na ibabalik ang pagkakaroon ng victim scam ay andun yung galit, yung hindi makapagtulog, stress, depression. Tapos depression, yung fear, yung anger, andyan lahat. Ma-encounter mo lahat yon. Ang hirap nun. Ang hirap makamove on. Eh ako, ang hope ko na lang, mabalik yung peace of mind namin mag-asawa, kasama aking mga pamilya. Pero deep inside, hindi talaga namin makalimutan. At hanggang ngayon, dala-dala pa rin namin yung hirap na dinanas namin na talagang deep inside, hirap na hirap kami. Siya, buti na lang, thank the Lord din na nag-guide kami. Kahit papano, nagdarasal, we're able to understand and be patient with one another. Dahil syempre, nung una, talagang nagkaroon kami ng, alam mo, hindi mo maiiwasan yun, discussion. So, pero because of the Lord God, we're able to understand each and other. Be patient with each other. Talagang ang makakaunawa lang talaga ay kami. Kasi sa mga panahon na kami ay down, no, nagpapasalamat kami dahil families, the first community, nagpapasalamat kami sa mga anak namin na hindi kami pinabayaan. Hindi anak kami kong inuwanan. Panganay, anak kong babae, aking bunso, laging nandiyan sila. Morally and financially, hindi nila kami pinabayaan. Yeah. Maraming salamat mga anak. Pagpalain kayo ng Diyos at lagi kayong patnubayan na makaiwas sa anumang panganib, kasakitan at kapahamakan. Oo. At doon sa dalawang tao na pinagkatiwalaan namin, sana hipuin yung puso't kaisipan nyo ng Panginoon dahil pera lang. Sa tulad ng nasabi ko, pera lang yan. Ang importante, yung relasyon mo sa Diyos at yung nagawa mo sa kapwa mo.
dahil sinasabi nyo na naging biktima kayo, sa inyo namin binigkaloob, sa inyo kami nagtiwala, sa inyo namin pinagkaloob yung pera, patunayan nyo. Kasi reasonable tao naman kami, hindi naman namin kinukuha lahat, kahit kalahati lang maibalik nyo. Yeah. So, yun lang. Sa mga tao na naghangad na magkaroon ng malaking return sa kanilang ano, mag-ingat po kayo. Pakaisipin nyo na 10 beses kasi pinaghirapan nyo po yan, inipon nyo po sa mahabang panahon, tapos ganun-ganun lang mawawala. Ang sakit ang po hirap. Sa hirap. Huwag nyo po sanang maranasan yung naranasan namin mag-asawa. Pinapanalangin ko na huwag nyo po maranasan. So yung mga tao na ngayon ay naghahangad na magkaroon ng malaking return, pakaisipin nyo po na 10 beses at ipagdasal nyo po bago po kayo mag-desisyon. Yun lamang po. Tsaka ano eh, ang ano lang natin talaga eh yung mabalik sa atin at maging normal ulit ang ating buhay. Yeah, oo, dahil yung aming trabaho ngayon eh may trabaho kami pero apektado talaga kami. So hindi pa rin kami nananawa na mabalik po sa amin. May pagkakataon, may araw na darating na mababalik po sa amin. Yun ang lagi kong hinihintay. May gagamiting instrumento ang Panginoong Diyos na tao na alam naming makakatulong sa amin. So, yun lamang po pinapanalangin namin. Ay, Lord yan. Mm-hmm. Para, inaayos lang niya para nasa right timing yan. So, yung kanina masaya, ito naman naging malungkot. Horrible, malungkot. Pero syempre iiwanan din natin sila lang masaya dapat. So I hope you like our video. Thank you for watching. And please do subscribe to our YouTube channel. Subscribe Dan and Jean. And or click DJ, DJ and Jean blog. Okay. And click the bell button below for you to be notified, di ba, partner? Dahil kailangan... So, yung vlog po namin upcoming is Dante videos. And Jean vlog or DJ vlog. Yes. Oh, para sa mga darating pa upcoming videos namin. Diba? So, updated sila doon. Itay niyo po, mga kapatid, mga kaibigan. Bye!